How to start selling on Shopee? First of all, kailangan ninyong filapan yan. Ayan yung mga hinihingi ni Shopee regardless sa mga products na ibebenta mo. Lahat ng information nandyan na kailangan mo sagutan or filapan before mo i-publish yung products mo. So once you publish the information or the products in your shop, ganyan yung lalabas sa Shopee. So scroll down lang kayo so makikita ninyo yung mga binabenta ninyo. 1, 2, 3, funky. My darling, I love you, I love you, I love you, I love you. Nowadays, lahat na siguro tayo ay meron ng Shopee app. Hindi naman natin maikakaila na gusto natin talaga na dinideliver sa bahay natin yung mga binibili natin. Diba? Like, tatawagin na lang. Erica Cruz, Shopee po. So, diba? Ganun na parang lalabas ka na lang, kukuha ka na lang ng pera, tapos kukuhanin mo yung order mo. Unlike sa bibili ka pa, tapos mamasahe ka pa. So, ang disadvantage lang talaga sa Shopee ay meron siyang shipping fee kapag ka, of course, hindi free shipping. So, ang advantage ni seller sa pagbebenta sa Shopee ay nationwide ang customer niya. Unlike sa Facebook na magpo-post ka ng items mo tapos limited lang yung mga bibili sa'yo at doon lang sa area ninyo. At ang pinakamasaklap pa doon ay may bibili sa'yo at sasabihin niya, mag-i-inquire si Pin. Sis, magkano ba to? Baka pwede namang i-reserve mo naman sa akin to. So, re-reserve mo na. Tapos, 1 week na, hindi pa rin kinukuha, pero ang sabi niya, ipipick up niya. Okay? So, yun yung nakakalungkot kapag ka sa Facebook ka umasa ng mga customers mo. Ikaw pa yung lumalapit, ikaw pa yung nagsasabi na, sis, baka gusto mo to. Sis, tingnan mo naman to. Baka sakaling may magustuhan ka at bilhin mo, tulungan mo naman ako na makabenta ako. So, yung parang nagmamakaawa ka pa sa buyer mo na bilhin yung item mo kasi nga walang bumibili sa'yo. So, kaya sinasabi ko sa inyo na magbenta na kayo sa Shopee. Ang maganda kay Shopee ay wala na siyang hinihingi na kahit na anong requirements like DTI, like BIR. So, kung gusto mo na magbenta kahit na 16 years old ka pa lang, ay pwedeng-pwede na. Okay? So, kailangan make sure na yung mga products na ibebenta mo ay hindi siya prohibited at hindi siya mababan sa Shopee. At, guys, yung sa waybill at sa pouches, recently, meron nag-notify sa akin na provide na daw ni seller ang pouches at hindi na provide ni courier ang mga pouches. Even waybill. Si seller na ang lahat na magpo-provide nun. So, sa side ko, like, kaka-start ko pa lang, tapos provide ko na yung waybill, provide ko pa yung pouches. Imagine kung yung pouch ay 5 pesos ang isa, tapos 5 pesos din yung waybill, tapos ang tubo ko lang ay 10 pesos sa product, so wala na akong kikitain. Tapos kasama pa dun, guys, yung mga fee ni Shopee na transaction fee, service fee, so wala na talaga tayong tutubuin. So, kaya dapat na sa isang products, like sabawa sa dress or sa mga clothes, make sure na ang tubo ninyo ay nasa 30 and above. Kasi habang tumatagal tayo sa Shopee, malaki ang kinakaltas ni Shopee sa mga binebenta natin. Pataas siya ng pataas at yearly, mayroong nagbabago at nagbabago sa mga policy niya. Kaya kung ako sa inyo, mag-start na kayo ngayon dahil madadagdagan at madadagdagan yung mga babayaran ni Shopee. Okay? So, pupunta na tayo sa topic natin, which is how to start selling on Shopee. First, ikiklik ninyo yung Shopee app ninyo. So, find your Shopee app. So, ayan na. Waiting. So, pupunta kayo sa My Me. Sa baba. Click nyo yun. So, may makikita kayo doon na start selling. Pindutin nyo yun. Sa taas. Then, add products. So, by the way pala, guys. Wait lang. Iyan muna natin to. By the way, guys, before ninyo na makita yung start selling, may fill upan kayo doon or mamimili kayo ng courier ninyo. Either
JNT or GoGo Express or Ninja Van. So mamimili kayo doon at kailangan niyo munang i-set yung address ninyo na pipick up ni rider sa bahay ninyo. Okay? So yun yung unang mag-a-appear sa Shopee before kayo na mag-add product dito. Bago niyo makita yung start selling. Okay? So i-click ninyo ngayon yung add photo. Then yung photo library. When you say photo library, dadalhin kayo sa gallery ninyo. So, ayan guys. Nag-jowa ko yun. And then, pipili kayo ng mga gusto ninyong ibenta. So, dadirect na tayo sa camera. Okay, let's say, gusto ko ay itong makeup na to. Itong Huda Beauty. Ayan, tapos ipinda natin check. So, remember guys, na sa unang picture or sa cover photo, make sure na ang pipiliin ninyo, ang pipiliin ninyo ay yung pinakamaganda na pagkakakuha ninyo. Kasi yung cover photo, yun yung nakikita ni seller, ay nakikita ni buyer once na clinic niya yung product mo. So, may possibility na pindutin niya yung view shop at makikita niya lahat ng items mo. At bibili siya sa'yo kasi may makikita siya na maganda. So, isasabay niya yun sa nakita niya na clinic niya. Okay? So, kaya napakahalaga na yung cover photo ay pagandahin ninyo. Okay? Bigyan niyo ng pansin. Like sa YouTube, yung thumbnail, yung pinakamahalaga. Kasi hindi nila malalaman na maganda yung video mo kung hindi mo gagandahan yung thumbnail mo. So, ganun lang din sa Shopee. Kung pangit yung cover photo mo, hindi maa-attract yung buyer na pindutin yung products mo. Okay? So, next ay add photo or video. So, pwede yung video dito. So, yun. Pupunta tayo sa all images and then sa camera. So, dito na yung mga other photos, yung mga information ng mga makeups or ng products nyo. So, check lang ng check sa kung ano yung gusto nyo. Ay, mali pala yun. Sorry. So, blue pala yun. Ayun. So, ayan na yung information sa shop ko, sa items ko. Once na natapos nyo na yung sa picture or video ninyo, pupunta na tayo sa product name. Sa name, guys, ay hanggang 100 siya. So, okay lang kahit na mahaba yung product name ninyo. Sa other shop, nilalagay nila yung pangalan ng shop nila sa unang ano ng product name. Ganito, guys. Halimbawa, ang pangalan ng shop ko ay Pasquarific Shop. Tapos, lalagyan ninyo ng bracket ba yun? Ganun, basta ganun. Tapos, ang tagal. Yun. Nasa una yung shop ko, tapos ilalagay nyo yung brand nung makeup or yung damit. Lagyan natin. Huda Beauty. Lagyan natin sa una. Authentic. Authentic Huda Beauty palette. Wait lang. Palette. Yan. So, may makikita kayo guys doon pagka nag-start kayo na white spaces are not allowed at the start or end of this field. Nung una, nung naglagay ako ng product name, iniisip ko, ano ba yun? Bakit may nakalagay na rin? Ayaw niyang matanggal. So, yun pala guys, kailangan wala siyang space. Iba, ano ninyo? Yan, click niyo yung may, para matanggal yung space. Pagkatapos ninyo na maglagay ng product name, ay magda-description na tayo. Sa description ay umaabot siya ng 3,000. Kaya dapat, ilagay natin ang ilagay yung kung ano yung maganda sa product ninyo, kung ano yung mga information, lahat ilagay nyo, or lahat na gusto nyo sabihin sa buyer nyo, ilagay nyo. So, let's say, ilalagay natin sa product description ay Huda Beauty Palette. Yan, nakalagay ko nyari yun. Tapos, lalagay ninyo doon authentic. Tapos, easy to blend. Lahat ng information. Tapos, lalagay ninyo na ano pa ba sa makeup. So, kayo nang bahala. Or kung gusto ninyo, i-copy-paste nyo na lang. Isulat nyo sa memo nyo, tapos i-copy-paste nyo dito. Kasi guys, bawal na i-copy-paste nyo yung product description ng ibang shop. Tapos, ilalagay ninyo sa inyo. So, natatrack ni Shopee na kina-copy-paste nyo lang. Tapos, meron doon na hindi naman pala related sa mga items mo. Kaya siya nababan. Okay? Hanggang sa aabot na masususpend, tapos i-delete mo na. Kaya dapat iwasan ninyo na mag-copy-paste ng ibang products sa ibang shop. So, kunyari yan, nalagay ninyo yung product description nyo at umabot siya ng, okay lang kahit umabot siya ng 100 or 200, basta
aabot siya ng 100 guys. So, lagay nyo, thank you for shopping. And lagay nyo dun sa taas, pala before, I appreciate your 5-star feedback. Yan. So, kayo nang bahala kung anong gusto ninyo sabihin sa mga description nyo. So, kunyari, nalagay nyo na 300. So, pupunta na tayo sa category. So, sa category, guys, mamimili kayo dito. So, sa akin, sa in-upload, sa i-upload ko ay beauty, kasi makeup siya. So, beauty. And then, please choose, nakalagay, syempre, pipiliin ko ay makeup. And sa makeup, dahil nga eyeshadow siya, so pipiliin ko yung eyes. And dahil nga eyes yun, mamimili ako, of course, eyeshadow siya. So ayun na, ang category ko ay eyeshadow. So sa brand, kapag yung product ninyo ay walang brand, pipiliin ninyo yung no brand. Pero kung may brand, mamimili kayo, isa-search ninyo. So sa akin, hahanapin ko yung, or isa-search ko yung Huda Beauty. Huda Beauty. So, ayun. Huda Beauty. So, ayun. Okay na. So, yun nga pala guys. May bagong update si Shopee na attribute. Mandatory ba yun? Correct me if I'm wrong. Apakadami niya na sasagutan. Like, yung mga seller. Nag-exam pa tayo kasi daily tayo naglalagay ng mga information. Like, ang dami talagang nadagdag. Ang daming nakasayang na oras. Kasi, unlike before na yung mga brand, category, quantity, yun lang yung nakalagay. Formulation, ngayon ang dami nang nadagdag. So, kailangan natin yung fit-upan kasi hindi makakabili si buyer kapag hindi natin yung sinagutan. Magkakaroon ng problema. So, nakalagay dito may shelf life. So, let's say, sabihin na natin na 24 months. Tapos, may packaging type. Siyempre, ilalagay natin palette. Tapos, may nakalagay na formulation. So, ilalagay natin others. Ito guys, hacks and tips. Kapag hindi ninyo alam kung ano yung naka-indicate sa product niyo na hinihingi ni Shopee sa information, ilagay nyo lang others. Piliin nyo lang yung others. So, country of origin. So, pwede others or kung gusto nyo Philippines na lang. And then, sa makeup finish, others lang ng others kung di nyo alam. So, sa akin, nagayin na natin matte. Tapos, sa expiring date, ilalagay ninyo kung may expiration date yung product nyo. Ilagay ninyo. Pero sa akin kasi, wala nakalagay. 24M lang yung nakalagay. So, sa weight, ilalagay ninyo kung 10 gram, 500 grams. So, pwede naman. Kung meron naman at alam ninyo, sagutan ninyo. Pag hindi ninyo alam, ilagay nyo yung others. So, yun lang. O, volume. Sige, kunyari 10 ml. Tapos, ingredients. Kung masipag kayo, sige, sagutan nyo yung ingredients. Quantity, isa lang. Pack size. Huwag na natin sagutan yung pack size na yun. Pwede naman kahit hindi tayo magsagot. Basta, ang mahalaga doon ay mag-fill up tayo kahit man lang 3 or 4 sa hinihingi ni Shopee na bago na attribute. Kasi hindi maglilitaw yung publish kapag hindi natin yung sinagutan. So, pupunta na tayo sa variations. Okay lang na kahit i-skip ninyo yung price at stock at unahin ninyo yung variation. Kasi pagkatapos na variation, ay mapupunta na kayo sa price at stock. So, variation. Sa variation, kung marami kayong pagpipilian or option, i-click ninyo yon. Pero kung isa lang naman yung stock ninyo, katulad ng Huda Beauty ko, ay pwede na kayo na mag-direct sa price at saka sa stock. Pero sasabihin ko sa inyo, kunyari, may option para alam niyo. So, pupunta tayo sa edit. I-click niyo edit. Tapos, kunyari, lalagay ninyo shade. Tapos, ang lalagay ninyo ay, kunyari, green. Ganyan. So, done. Tapos, blue. Yun yung mga variation. So, kunyari, ganyan lang. Tapos, i-click niyo yung done. And then, i-click niyo yung green para mag-add kayo ng image. So, after na mag-add ng image, kunyari yan. Kunyari ito. Ang gulo dahil.
na yon sis? Sa camera. At, hindi pala siya green. May green lang siya. Kunyari lang siya nilagay ko option. Then, blue. Ganun pa din. Papakita ko lang sa inyo yung demo. Pero, of course, ang ilalagay niyo doon is related. Okay? Ganyan. Kung ano yung option na inimi. Ganun. Tapos, sa baba, meron doon nakalagay na size. Kung damit yun, pwede naman yun mabago. Palitan nyo. Bawa, ito. Pindutin ninyo yung edit. Tapos, lalagay ninyo. Bawa, pwede naman siya. Kung dip tint, lalagay niya 10mm, 5mm, 5mm, ganyan. So, kayo nang bahala. So, ikiklik natin yung set stock and price. And then, dito na kayo dadalhin kung magkano nyo gusto ibenta yung item nyo. Bawa, sa isa gusto ko 25. Tapos sa isa gusto ko nasa 35. So, depende. Pwede naman yun sa iba. And then, sa stock, dito nyo ilalagay kung ilan. Bawa, ang stock nyo sa akin ay 5. And then, dito ay isa na lang. So, pwede naman kahit isa lang yung stock nyo. Kasi kapag pre-love, isa lang talaga sa mga damit. So, done. And then, makikita kayo na save. I-click nyo save. After nun, shipping fee na tayo. So, sa shipping fee, remember this, guys. Kapag damit, ang weight niya ay 0.5. Sa men's shirt, pag dress, pag medyo mabigat, naglalaro lang siya sa 0.2 at 0.1. Kasi kapag masyadong mabigat, so, nadadagdagan yung shipping fee. Okay? At kapag mga jeans, umabot siya ng 1 kilo, ganun. So, pwede nyo na i-skip yung mga width, length, and height. Pwede nyo ini-skip. So, magpo-focus lang tayo sa weight. Lalagay natin, kunyari, ang weight ng makeup ay 0.7. So, yan. Kunyari, let's say ganun. Hindi ko na siya lalagyan ng mga packaging size. Kasi guys, ang packaging size ay napaka-importante. So, mahalaga lang yung mga yon sa mga mabibigat na order na mga naka-box. Okay? So, ikiklik na natin ngayon yung GNT Express. So, may nakalagay doon na 40 pesos. So, lumapit yung camera. So, ikiklik natin yung save. So, tapos na tayo sa shipping fee. May nakalagay dito na condition. So, pipili kayo either used or new. So, dahil bago yung makeup, pipiliin ko yung new. So, nakalagay na yun. Hindi natin pipilitin. So, may nakalagay dito na pre-order. So, hindi naman siya pre-order. Kaya hindi ko siya gagalawin. So, ngayon, pwede na natin i-click yung publish. So, nakalagay ay publish successfully. So, tapos na siya. Yun lang, guys. Thank you.